Okay, kumusta po kayong lahat mga katets? So ang pag-uusapan natin ngayon mga katets ay tungkol po sa mga unfinished product na nakukuha natin, no? So ang unfinished product po mga katets, mahirap po ito lutuin kapag mayroong halong chemicals. So kailangan dito ay step by step process, no? Dahil hindi po basta-basta maluluto kahit ganito kapino, yan maluluto sa apoy kung mayroong halong chemicals. So ang una nating gawin nito mga katiets, kapag mayroon kayong ganito, mayroon kayong tulad nitong dust na mayroong halong chemicals, ang una nating gawin dyan ay isasalang muna natin sa apoy. Ang purpose nito mga katiets, para matanggal po kung mayroong content sa rubber at mayroong sulfur, ay matanggal po, no? Ganyan po, no? Hanggang mag-iba ang kulay or hanggang matuyo siya. Kikita ninyo yung sa gilid ay medyo lumabas yung basa na portion. So, ganito lang po, no, mga katiets. Yung first process po, isang hug mo lang, no? Halo-haloin mo yan mga katiets hanggang tuyong-tuyo na siya. Yan, halo lang. Haluin lang ng hahaluin. Yan. So, ganyan lang po, no, mga katiets. Okay, yan, tuyo na po, no. So, pwede na po itong alisin sa kinalagyan at ilipat na po nito, no? So yon, kapag sa tingin natin ay tuyo na siya, so kailangan na po itong tigilan na po yung pagsangag kapag tuyong-tuyo na. Ito na mga katets, no? So ito na po yung resulta niya. So kukuha lang po ng kunti dyan para itesting mo kung gaano karami ang content sa gold. Okay. So, keep on watching lang mga katets, no? Check na may matutunan lang dito. Okay. So, pwede na yan. Ang next tip po mga katets ay lagyan po yan ng nitric acid. So, ingat lang dahil maanghang po yan sa mata at kailangan may mask. Din delikado din po yan sa balat. So tandaan po yung pag mix niyan, maka tumalsik at mapunta sa balat. So magdulot niya ng injured sa balat. Okay. So antayin lang po natin mga katiets hanggat mawala yung kulo niya. Pagkatapos pag wala na yung hindi na siya kumukulo, itatapon natin, no? Para matapon po yung dumi. So yun po ang purpose, para mahugasan po ito. Okay, so yun, medyo luminaw na. Lagyan natin ulit ng konting tubig. Yan, tsaka itapon, no? Okay, so yun, and then tubig ulit hanggat luminaw po ito mga katiets, no? Yan, and then tubig pa ulit. So matagal-tagal po ang prosesong ito mga katiets, no, dahil po mayroon pong chemicals na nakahalo sa unfinished product. So tagal-tagalan po tayo na sa pag-process sa mga ganitong product na makukuha natin sa treasure dig site. Okay. Ayan.
So pwede na yan, no? Dito maglagay tayo ng halos kaparehong sukat sa aqua regia. Okay. And then mixed by nitric acid. Yan. So ang mixture nito mga kids, ito po yung separate sa gold, no? Siya po yung ihiwalay po niya ang gold dun sa solid, no? At magiging ang resulta nito ay liquid gold siya, no? Okay, so antayin lang po natin mga kids ng ilang minuto. Antayin lang tayo. So ulitin ko po, no, mga katids, ito po ay malaking tulong, no, panoorin natin itong video na ito kasi malaking tulong po ito, lalong-lalo na po sa mga may nakukuhang unfinished product na hindi alam kung paano ito i-process. So yan, ante-ante lang tayo mga katids ng ilang minutes. Okay, so ito pwede natin itong isali na sa ano, sa isa pang lalagyan. Okay, lagyan natin yung imbudo, lagyan natin ng tissue paper para maiwan po yung mga malalaki at mahuhulog doon sa sisidlan ay liquid lang. So nandun na po yung gold mga kids, sumasama na po doon sa liquid. Okay. Antay lang ng ilang minutes, tapos yan, isasali na naman. So huwag kalimutan lagyan ng harang ang imbudo mga katids, ha. Lagyan ng tissue paper para wala nang dumi na maisama pa doon sa liquid na isinali natin sa isa pang lagayan. Okay, so antayin ng ilang minutes para ma-dissolve. And then yan. Okay. So yun na mga katids, no? Ito na po ay bilang na po ito sa huling proseso, no? So next step ay lagyan natin ito ng powdered chemicals, no, para doon kakapit yung ginto. Okay, so ito po yung mga katids, antay lang po ng ilang minuto. Okay, so ito na po mga katids, no. Lalagyan natin ito, isalin muna natin ito sa isa pang lalagyan. Tapos kuha tayo ng tissue paper. Gawin natin pangharang, no. So para masala ng mabuti mga katids, no. So manipis na po yung tissue paper kasi wala na pong mabigat na or dumi na mga mabibigat na kayang pwedeng lulusot sa kanya. So ang purpose lang po nito ay para pure na talaga yung liquid na maisali natin sa isa pang lalagyan. Okay, yan, dandahan lang para hindi mabutas yung tissue paper. Okay, so yun, so may mga naiwan pa dyan, may mga tira-tira pa, so kailangan isprehan mo yan ng unti-unti ng tubig, no? Tubig at din idandaan lang yung pagano, pag salin para di mabutas yung tissue paper. Okay, so yun na, no? So nandito na po tayo sa huling proseso mga katids, no? Na ito na po yung powdered na chemicals na pwede nating ilagay dito.
And then maglagay din tayo mga ka-TH dito sa isa pang lalagyan. Okay? Okay, ito po. Yan. Haluin. Okay, para ma-dissolve po mga ka-TH. And then makikita natin na paglagay natin dito ay mag-iba po ang kulay nito. Okay. So yun, ito na. Yan. So pagkatapos sa prosesong ito mga ka-TH, ay iwanan po yan sa loob ng 24 hours, no? And then unti-unti po na yung liquid ay mag-turn into powdered gold. Yon. So unti-unti po yan. So sa loob ng 24 hours ay makikita natin yung resulta sa prosesong ito. So, okay. So, alisin na po itong yung liquid. Kunin na po yung liquid. Ito na po yung pinaghugasan. So, wala na po dyan ang ginto. Nandoon na po sa ilalim. Okay, so, yan. Huwag itapon yung liquid, no? Kasi magagamit pa yan. Magagamit pa yung chemicals na yan sa sunod na proseso. Okay. So ito na po mga ka-tits, no? Ito na po yung resulta. So okay mga ka-tits, no? So mayroon talagang namumuong ginto sa ilalim, no? So okay, hilapit sa camera. Yan. So yun po no, mga ka-tits. So mayroon talaga namumuo po yung ginto. Okay. So unti-unting ilapit sa camera mga katihets, ha. Okay, tapon muna na mayroon pang kunting chemicals yan. Okay, so yan na. So wala na rin chemicals. Yan. So yun. Yun po ang medyo siya. Hindi siya medyo, hindi gaanong klaro sa video, no? Okay. So hanap ng portion na malinaw sa camera. So ito. Yan. So dito klarong-klaro po yung ginto dito mga ka-tits. Yan. So yun po, no? Successful po yung paraan sa pag-process na yun. Okay. So titingnan natin kung gaano karami o kalaki ang na-recover na ginto. Okay, so ilagay dito yan sa sa timbangan. No, titimbangin kung gaano siya karami o gaano siya kalaki. Okay. So ang next step nito mga katitsa ay lulutuin na po ito, no, para kumintab siya. No. So ito po ang resulta po nito ay 24 carats po ito ang result nito. Okay? Sa ganitong proseso, 24 carats po yan. So ang nakuha po ng ginto dito mga katis ay aabot po sa 8 milligrams. Okay, so hanggang dito na lang po mga katis. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.